Magandang umaga mga lods. Ngayon, SLP analysis paralysis tayo. Bago ang lahat, check muna natin ang date today as Google. So, ang date ngayon ay Sunday, September 25, 2022. So, yan. September 25 na ngayon guys. So, malapit na magpasko. No? Ilang buwan na lang. So, bago tayo tumakos sa ating analysis paralysis. So, mag-shoutout muna tayo. At dahil wala, plug ko na lang yung website ko. Check nyo lang, www.kulimbatrader.com. So, yan. Nanako na tayo sa ating analysis paralysis. So, ito na ang presyo ng ating SLP ngayon. 0.00336. Magkano nga ba yan sa peso? So, nasa around 0.20 ang presyo ng ating SLP. Nasa pesos yan guys. Ha? So, yan. 0.3336 ang presyo ng ating SLP. So, medyo nag-retest siya dito sa may psychological resistance natin. Kaso nga lang, sa kasamaang palad is, ayan, may rejection. Malaki yung rejection niya, upper tail, tapos kasalukuyan niya yung green. So, check natin yung 4 hours. Naku po, sa 4 hours dito, nagkaroon ng volume. Magandang sign to, nagkaroon ng volume, pero at the same time, binagsakan niya rin ng ganyan din kalaking volume. Ah. Ganyan din kalaking price. Kung tinaas niya is, in a matter of 4 hours, ang tinaas niya is 5%. Ganun din. 5% din in a matter of 4 hours siya nag-reject. So, ulit dito. 5% something plus dito rin. Konti lang, 4%, pero ganun din, round of 5%. So, nagkaroon ng volume, magandang sign yan. Pero, dapat, may hold niya sana dito sa, ano, sa psychological na resistance natin. Ngayon, kasi, bumagsak na naman siya, nasa loob na naman siya ng ranging natin. Dito sa may, yan, sa may box natin. So, nandyan, parang fake out lang nangyayari dyan, guys, no? Nag-fake out, tapos bumalik lang ulit. So, sa possible guys, sa 4 hours, possible na. Diyan lang muna siya maglaro guys. Yan. Diyan yung itataas niya, tapos dito ibababa niya. So, diyan, possible mag-range sa 0.00345 hanggang 0.00321. So, diyan lang possible na maglaro yan guys. So, yan, lagyan natin ng box. Abangan natin sa mga susunod na panahon. Kasi nga, malapit na tayo sa all-time low natin dito sa 0.00307. So, ayun yung all-time low niya kasi nga from uptrend, no? Sobrang laki na ng binaba niya. Sobrang simula nung nagsimula ang SLP. So, 100% na ang binaba niya, guys, until now. So, sideways kasi. So, dito lang may mga peak. Yung nag-peak siya, dito lang yung presyo, yo. 0.08. So, dyan lang yung nag-peak niya. Tapos dito, kung sakali magpa-plot tayo dyan, ito yung mga ano niya, major na resistance guys, yan. Yan. Bago tayo bumalik sa 20, medyo matagal-tagal pa. So, yan. Diyan pa lang, tapos dito pa lang, kung titingnan nyo, dito pa lang siya nag-ranging. So, diyan pa lang nag-ranging. Pero, check pa rin natin kung ano ang gagawin ng developer team, kung paano mangyari sa SLP natin. So, yon. Sa monthly, kasi nga, down eh, ang SLP natin eh, sa monthly. So, medyo gumilid yan. Kung papasin ninyo, parang bear flag eh. Kung baka binusan, gumilid, tapos possible na bumaba ulit yan. So, ganun ang possible na mangyari. So, ganun pa rin, correlation yan is BTC. So, check natin yung BTC kung ano nang galaw. Ang BTC natin nasa 18K something, pero inaabangan natin dito, hindi na nga nag-react dito sa may 17K something, saka dito sa possible na 18K. So, diyan na nag-rack SLP natin, pero kung mag-hold dito yan guys, possible doji, if ever na mag-continuation, possible na mag-continuation. Kasi nga, from uptrend, so dito, pullback lang ng konti, possible na. Kung magdo-doji, possible kailangan i-break niya tong area na to, plus ito guys. Yan, possible na umuntog dyan or else mag-extend lang siya ng konti. So, possible na nang untugan niya. If ever na mag-hold dyan, kasi nga, napakaganda ng possible na uptrend niya, kasi nga, papasin ninyo, isang pole, tapos dito may gumilid ng konti, kasi nga dito may rejection, kung papasin ninyo, may rejection dyan, tapos
50% lang ng green candle na to. So, napakaganda niyan for continuation uptrend. If ever namang continuation uptrend, possible ganun mangyari. Pero, kung magsa-sideways, pero yun nga, abangan pa rin natin dito sa area na to. Sa possible na sasaluhan dito sa 17K something. Pero kung papasinin mo, dyan lang, medyo nagsa-sideways ng konti dito eh. Yan, pero nakita natin, bull flag. Kasi nga, green, 50%, possible, if mag-doji yan, possible mag-continuation, ha. Pero hindi naman guys, so sideways pa rin, dito pa rin sa area na yun, no? Babagsak niya 18K something sa BTC natin. So, ito kasi, ito pa yung ano niya, resistance. Kasi nga, kasi sinabi ko na 50%, mababa dito, tapos ito, possible na dito lang taasan niya. Kasi nga, resistance din ito, possible lang mauntog dyan, i-retest. Or else, kung malakas talaga, basagin lang ng konti bago mag-bumaba. So, makakaroon pa rin dapat ng healthy pullback. So, sa 4 hours, ayun, sa 4 hours nga, ranging lang dito guys, ayun, sa 4 hours. So, kung papansin niyo, medyo possible na umuptrend kasi nga, double bottom, kung titingnan niyo, double bottom is possible continuation pataas. Ganon, kaso nga lang na-reject dito. Pero kung papansin niyo rin, hindi na siya nag-triple bottom, nakaroon siya ng lower low. Ito yung lower low natin, nakaroon ulit tayo ng lower high. So, yan. Masasabi natin na magte-trend siya ng ship or sideways if ever na dito yan, mag-triple bottom or else basagin niya. Pero dito, may chance ha, guys, na tumaas kasi nga, nakaroon na siya ng lower high. From lower low, lower high. Yun na nga lang, kailangan basagin niya itong area na to sa 4 hours. Kasi nga, may resistance din dito sa area na to. So, basag niya, diretso dito, retest. So, if ever na gano'n mangyari guys, sa 4 hours. Kasi nga, medyo lumilate yung spread eh. So, yun kasi nga, kung papasin niyo rin dito sa 4 hours, possible na ito, double top, diretso sana pababa, hindi. Plus ito rin, diretso pababa, basag dito, hindi rin. Nag-hold dito sa area na to, yun. So, yan. Medyo nag-step in na yung mga buyers, guys. So, yun. Yun ang possible na galaw ng BTC natin. So, ayan. Buray na natin yan. So, sa SLP, ganun pa rin. Yun ang pangit. Correlation na nga ng BTC plus nagkakabuhusan pa. So, yun. Yan. It depends pa rin sa galaw ng market at saka sa mga developer team natin. So, yun lang guys. Kung may mga tanong na kayo guys, mag-comment na kayo sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na rin sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa akin channel at gusto mong ganitong content, everyday analysis paralysis, is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit my notification bell para lagi nga updated sa akin mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood. So guys, konting tulong naman, konting like and share and share nyo na rin sa mga friends nyo, nakitulong na sa community natin at sa channel natin. And yun lang guys, medyo busy lang talaga ang kuya nyo. So, yun muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And ayun guys, salamat sa panonood.